load natin. Ibig sabihin, mas mataas yung consuming load natin kaysa doon sa charging system. Kasi pa Honda Wave 100. Ayan. So, bali, ang problema nito is lobat problema, no? So, tara, try natin siya kung ano ba yung naging issue nito bago natin siya gawin. Pops, pero masusi. Ayan, si Pops, yung owner natin. Pops, shout out! Ginabi ka na! Second batch natin. So, natapos natin yung Barako 175 overall wiring restoration. Ito naman tayo. So, pagsusi ko, switch ko ng mini driving. Ayan. So, kung makita nyo siya, mga kasipa, wala na siyang power halos, ano. Pagdating dito sa mini driving lights, ayan, kita nyo. So, wala na. Totally dead na. Ayan. So, totally dead na yung mini driving lights. Yung isa, halos hindi na siya umiilaw. Ayan, sobrang hina na. Ayan, oh, nakatapat na ako mismo. So, para lang siyang ordinary. So, hindi ko alam kung ano yung pinagmulan o paano nila ito tinap. Pero, ang alam ko lang dito is low-bat problem talaka siya. Bakit? Kasi hindi naka-full wave yung ating motor. Tapos, nag-additional tayo ng extra auxiliary. So, yan yung magiging kaso natin, mga kasipa, pag nagdadagdag tayo ng mga auxiliary nang hindi pa na-i-upgrade yung ating charging system. Ibig sabihin, hindi naka-stock design, hindi naka-design ng factory yung additional load kagaya nito doon sa charging system natin at saka doon sa battery size natin. So, ang gagawin natin dapat, every time na magdadagdag tayo ng auxiliary, dapat nagpapalaki tayo ng battery ng konti. Kung hindi man tayo magpalaki ng konting battery, kailangan pataasin natin or i-upgrade natin yung ating charging system para madaling bumalik yung mga nakukonsumo nating kuryente. Kasi yung stock design ng ating mga motor, naka-design yan as alternating current headlight, taillight panel indicator. So, ibig sabihin, hindi dumaan to ng battery. Kaya ang battery nito, maliit. Pangalawang charging system nito, mahina. Kasi ang sinusupplyan lang nito is busina lang, signal lights, at yung ating neutral light. Ayan, mga sipa. Ngayon, nagkabit sila ng mini driving lights. Mga sipa, ang problema naglobat. So, ngayon ang ginawa, bumili sila ng bagong regulator rectifier. Heto na. Bumili sila ng bagong regulator rectifier. So, ang pagkakaalam, baka ito yung sira, original yung binili. Ayan, so magkano ang bili dito, Pops? Ayan, Pops, sunod natin. Ha? 700. Ayan. So, 700 daw yung bili niya rito, original, mga sipa, no? So, sayang kasi yung pinambili nyo ng regulator rectifier kung hindi nyo naman alam kung saan nagmumula yung problema. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kasipa, na pag wala kayong idea pagdating sa motor, tapos dagdag kayo ng mga install, nag-i-install kayo ng mga ilaw, businang malakas, tapos pag nalulobat kayo, mga sipa, pag hindi nyo alam yung mechanism ng ating electrical, so ibig sabihin yung cycle ng ating electrical, ang mangyayari unang-una, ito agad yung suspect ng ating mga mekaniko, ng mga kapumanggagawa. So, yung mga owner kasi wala namang idea dyan eh. Lagi ang tanong nila dyan, ba't nalulobat? So, ito agad yung sinasabi nung kapwa nating manggagawa. So, regulator daw. Pero, hindi nila napansin or hindi pala nila alam na yung cycle ng kanilang stock design, charging system at yung kanilang lightning system is naka-design lang talaga siya dito for stock. So, ngayon, nagdagdag siya ng mini driving lights na lobat. Bumili ng bagong regulator, lobat pa din. So, may balak pa yatang manguliktan ng regulator rectifier, mga sipa, no? Kasi baka pag hindi alam, bumili ulit sila ng isa. So, ngayon, mahihinto na yung kanyang problema kasi nahawakan na natin yung kanyang motor. So, ang gagawin ko, mga sipa, para ma-problem solve siya pagdating sa lobat, ipo-full wave ko siya. So, bakit kailangan natin i-full wave? Unang-una, naglagay na tayo ng extra auxiliary lights. Tapos may balang pa tayong maglalagay ng LED. Kaya, ang pinaka the best na solution dyan, mga kasipa, is full wave. Ayan. Pero kung stock design ka lang naman, ibig sabihin wala kang binabago sa motor mo, tapos nalobat ka, ibig sabihin may problema yung motor mo. Which is, ang problema nyan, kung hindi sa brake light, grounded, kung hindi sa grounded, is meron tayong tinatawag na malfunction charging system. Kaya tayo nalulobatan. Kasi hindi malulubat yung motor natin nang wala tayong idinadagdag na auxiliary or kung ano-ano man yan, accessories. Kaya lang nalulubat yung motor natin
kung nagdadagdag tayo ng mga accessories tapos hindi natin in-upgrade yung charging natin at mali yung proper wiring, mali yung procedure ng kanilang wiring installation. Ayan, so ngayon, ang gagawin ko kasi kulang na yung oras, ipopoloib ko lang muna para mabawi lang niya yung kinukonsumo ng kanyang mini driving lights. So, nakadalawa na siya nito. So, tara, samahan niyo ako makasipa. Ayan. Alamin natin kung saan yung trouble. Ayan. So, totally, abang wala na pala. Nagpatay na. Ayan. So, tingnan niyo, nagpatay na siya makasipa. Wala na. Susi ko. So, start muna natin siya. Titingnan natin. Go, go. Ayan. So, start muna natin. Titingnan natin. Ayan. So, okay. Ayan. Kung nakita niyo, ang lakas ng flicker niya, mga kasipa, no? Sumasabay siya sa minor para siyang naka easy drive. So, dapat hindi dapat ganun yun. Kasi dapat stable lang yung mini driving lights natin. Sayang naman yung pinambili natin at saka yung labor natin kung ganito yung sistema na magiging electrical natin. Ayan. Tapos, titingnan ko pa kung ano yung ayan. So, ito yung preno. Check upin ko rin yung kanyang preno kasi napadalas yung kanyang ayan. So, goods naman yung kanyang brake, rear at saka front. Okay naman yung kanyang preno, no? So, baling gagawin ko ngayon is ipopuloy ko para mapatas ko yung charging system. Ayan. So, yan yung kanyang headlights. Ito naman yung kukurap-kurap. So, alamin natin yung voltahin ng battery bago natin siya galawin. Ito yung kanyang battery. So, dito sila kumuha ng supply papunta sa mini driving light. So, paano ba sila nag-install? Ayan. So, positive, negative. Ayan. So, ito yung mga wire na napupulbo. Isa yung sa problema natin. So, tara, mga sipa. Tingnan natin kung may gawa tayong paraan. May magagawa tayong paraan. Ayan. So, yung kanyang voltahe na lang ngayon is 9 volts, mga kasipa. So, 9 to 10 volts yung kanyang voltahe. Direct battery. So, tara, rev natin kung aangat siya. So, nagiging 12.4 siya. Ayan. Titingnan natin kung binuksan natin yung mini driving light. So, nagiging 8 volts na lang. Ayan, bumababa pa ng bumababa. Tapos, ang lakas na ng flicker ng ating mini driving light. So, rev natin. Ayan, pag nirev natin siya, nagiging stable na siya. Ayan, mga sipa. So, stable na pag nakarev. Ayan. Tapos, ito naman, 10 volts. So, kulang na kulang yung ating charging system pagdating dun sa load natin. Ibig sabihin, mas mataas yung consuming load natin kaysa doon sa charging system. Sa madaling sabi, mga sipa, mas malaki yung expenses mo kaysa doon sa hanap buhay mo. Kaya nangyari nalulugi ka. So tara, palakihin natin yung hanap buhay mo para yung expenses mo mahabol. Ayan. Alright, ito yung before. Next yung after. So ito yung finished project natin dito sa Honda Wave 100. So kanina ang problema nito is kukurap-kurap na lahat ng mga ilaw. Tapos itong kanyang mini driving light, hindi mo na magamit. Busina pa os, tapos yung starter niya, hindi na rin umandar. So, eto siya ngayon, pagkatapos ko siyang hinawakan, ginawa natin is pinulweb natin. Tapos, naayos natin yung ibang wirings niya. Tapos, nilagyan natin siya ng voltmeter. Ayan. So, ngayon, susi natin. Ayan. So, pag susi ko mga kasipa is, eto na siya ngayon, 12.8. Okay, intact na kanina, ampaw yung voltahe niya. So ngayon, start. Ayan. One click. So ganun siya, kadaling start na ngayon. So ang kanyang voltahe ngayon is, ayan o, makikita nyo, maabot na agad siya na 14.15.0. Okay. Bukas yung kanyang tail light. Tapos, ito naman yung kanyang mini driving light. So yan yung low. Ayan. At ito naman yung kanyang high. Ayan. Okay, so titingnan natin kung kukurap yung mini driving lights niya. Pagkatapos natin siyang ayusin, ano? So 12.8, mini driving lights on. Yan, so as you can see, yung kulay dilaw niya, left signal, ayan. Stable na stable, walang kakurap-kurap yung kanyang headlight. Yan na ngayon yung upgrade charging natin. Gaya ng sinasabi ko mga sipa, hindi kasi naka-design yung motor natin sa mga extra additional accessories. So, ang ginawa natin, dahil nag-additional silang accessories, pinulib natin para yung kinukonsumo natin madaling bumalik.
So madaling sabi, mas malakas na yung hanap buhay natin kaysa dun sa expenses natin. Kaya mas nasusuplay na natin siya lahat. Ayan. So yun yung pinakamadali niyang paliwanag mga kasipan. Ayan. So as you can see, bukas yung mini driving lights. Ayan. So hindi bumabagsak yung voltahe niya, walang kurap. Okay. Tapos ito naman yung kanyang voltahe, 12.4. Ayan. So as you can see, 13.8 busina, stock. Ayan. Tapos ito naman yung kanyang loud horn na kanina hindi na gumagana. Saan yung loud horn mo, Babs? Ito? Yan. Yun. So kanina hindi na yung gumagana. Ayan. So ngayon, functionable na siya. Alright. So ito yung finished project natin dito sa Honda. So thank you for watching. For by Albert Adsudes Group. So yan. Pop, shout out. Ayan yung dalawa. Alright. Problem solved. Ayan. Kasi pa. Solid, solid. Okay. So thank you for watching.